samahan ninyo ako sa pagtatapos ng labang ito. Tayo na sa tuwid na landas. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayanang Pilipino. Buhay po! Maraming salamat sa ating bagong Pangulo, Benigno Noynoy Aquino III! Isang naiibang bahagi sa inaugurasyong ito ay ang pamamanata ng taong bayan tugon sa pamamanata ng bagong Pangulo at pangalawang Pangulo. Tinatawag sina Sister Mary John Mananzan, Madre, Mirna Reblando, yuda ng isang journalist na kasama sa Maguindanao Massacre, Bernarda Piega, tinatawa ng katipunan ng urban poor, Father Arnold Abelardo, pari, Joshua Duldulao, mag-aaral, Sheila Ana Maulana, Muslim na mag-aaral, Noli Espinueva, taxi driver, Dioscoro Bobby Bailon, guro, JJ Samuel Soriano, mga ngalakal, Anton Lim, People Power Organizer ng Zamboanga City, Ofel Samar C, Cardiologist, People Power Organizer ng Bicol, Segundo Kalignayan, kinatawan ng mga katutubo, Alangan Mangyan, Lito Villanueva, kinatawan ng Global Pinoy for Reform and Empowerment, Rodel Rodis, kinatawan ng U.S. Pinoys, Attorney Alex Bangsoy, Manananggol, Baguio City, Hamid Baral, Imam, Gabriel Bayonon, Sundalo, Rustico Borja, Magsasaka. Panata sa pagbabago. Pilipino ako, namamanata, natutulong ako sa aking pamumuhay, sa pagtataguyod ng marangal na pamahala, sa pagpapalakas ng isang lipunang mga tarungan, at sa pagpapatingkad ng ating demokrasya, upang huminhawa ang pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Gagampanan ko ang lahat ng katungkulan ng isang mabuting mamamayan na kasintindi ng paghamon ko sa ating mga pinuno na sumunod sa landas na matuwid. Makikipagkapit-bisig ako sa aking kapwa Pilipino. Sama-sama nating mapaguhin ang takbo ng kasaysayan upang umiral ang kagandahang loob. Pinangangako ko ito sa ngala ng aking mga ninuno at mga apo. Patnubayan nawa ng buong maikapal ang sambayanan. Maraming salamat sa lahat ng nagpanata. In this final segment, the Honor Guard will present arms to the newly installed President, whose salute will be his first acknowledgement as Commander-in-Chief. He will then proceed to Malacañang Palace, preceded by a motorized escort. Outside the gates of Malacañang, the motorized escort will be relieved by the Presidential Guards. Okay, Cheryl, so halos matapos na itong inauguration program at nakikita nga natin pababa itong si President Noynoy Aquino para dito sa isang military honor, ang kanyang unang saludo sa kanyang mga tauhan bilang Commander-in-Chief. Makakatabi niya rito yung mga Major Service Commanders at saka yung PNP. So ayan na, bibigyan siya ng pugay ng military honors, ang military guards.
Baba! Ala Pangulo, wala na po ang mga tanod pandangal o pandibutin. Okay, Cheryl, ito nakita natin ito ang pagmarcha ni Pangulong Benigno Aquino III. Ito yung tinatawag na Trooping the Line. Ito ang kauna-unahan niya, Trooping the Line as Commander-in-Chief. Ito rin ang pagkakataon ng pagbibigay pugay ng kanyang mga kasundalohan. Well, kung titignan mo, kakaunti lang ito. Pero this only parang symbol represents. Na represents the entire armed forces. Nandyan yung Philippine Army, nandyan yung Philippine Navy and Marines, and Philippine Air Force. Maraming salamat sa lahat. Dito po nagtatapos ang ating inaugural ceremonies. Magkita-kita po tayo mamayang gabi sa Quezon Circle. Kasama ni Presidente Aquino, yung parade commander dyan. At saka, I believe, hindi ko masyado matanaw dito dahil malayo siya. That's the chief of staff. Ngayon, yung nakaantabay doon sa isang tabi naman ay yung mga major service commanders. Kasama dyan yung chief ng Philippine National Police. So ito ang kauna-unahan pong trooping the line ng Pangulo as a commander-in-chief. Alright. Maraming kumakaway. Kaya Pangulong Aquino, ngunit siguro hindi kasama o hindi maaari kasama sa practice. Pero, na lumingon ito, no? Halatang-halatang parang hindi sanay siya magmarcha. Sa paglalakad. Paglalakad. Parang yung lakad niya ay talagang lakad lang na normal na tao. Ganun siya talaga maglakad, ang ating mahal na Pangulo. Pero masasanay din yan. Kaya anim na taon ba naman yan eh. Ayan po, mula po dito ay inaasahan nga na lilisan na o aalis na si Pangulong Aquino at didiretso na ito sa Malacañang Palace. Oo, nakaantabay na rin yung presidential car, yung sinakyan ni PGX President Arroyo kanina. Yun din ang sasakyan ngayon ni President Aquino na nakaantabay na ngayon yung Mercedes-Benz na may plate number 1. Aba, ha, tadala. Alis. Baba! Ha! Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. So, ayan nga ang mangyayari. Pagkatapos nito ay dediretso na sasakay na si Pangulong Aquino sa presidential car. Presidential car, yung may plate number 1. At pagkatapos ito ay dediretso doon. Kasama yung kanyang escort. Sa labas ng ating bagong Pangulo, ang Republika ng Pilipinas.